Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, magde-demo naman tayo guys ng stereo three-way setup. Okay, so meron tayong gamit na isang active crossover, isang equalizer, tapos tatlong amplifier. Then, yung first amplifier, DB audio para sa ating tweeter, yung second amplifier, yung concert para sa ating mid-range, and then yung third amplifier, yung Ace LX10 para sa ating base. So, i-demo ko guys yung connection nila. So, kung wala pa kayo masyadong idea kung paano sila i-connect, bagay na bagay ito sa inyong video na ito. Hopefully, panoorin nyo guys para kahit paano magkaroon din kayo ng idea kung paano nga ba kino-connect yung multiple amplifiers. Okay? Okay, so unahin natin guys sa main out ng ating mixer. So, gagamit ako ng RCA to male XLR. Okay? So, yung RCA, kukonnect ko siya sa main out ng ating mixer. Okay, then yung kanyang dulo, yung male XLR, nakalagay naman to, ikakabit natin to sa input ng ating equalizer. Okay, so sa input ko siya ilalagay, channel 1 and channel 2. Ayan, sa input siya nakalagay ah. Then next naman yung equalizer papunta sa ating active crossover. Okay, so sa channel 1, ayan, output ng equalizer papunta sa input ng active crossover. Okay? Channel 1, channel 1. Okay? Sa output, papunta sa input. Next naman yung channel 2. Ayan. So, gano'n pa rin, XLR pa rin. Output ng channel 2, equalizer, papunta sa input ng active crossover, channel 2. Ayan. So, connected na guys yung ating equalizer papunta sa ating active crossover. Next naman yung ating mga amplifier na. So, meron tayong high, mid, low. High, mid, low. So, sa high, dyan natin i-connect yung ating first amplifier na DB audio para sa ating tweeter. So, gagamit tayo ng XLR to RCA. Okay, so sa channel 1, ito, output, high, taas. So, high to ah. High to guys. Ayan. Ito, high. Ayan. Sa channel 1, high. Tapos yung kanyang dulo ito, yung red, papunta sa first amplifier natin para sa ating tweeter. Okay? So, ilalagay ko siya sa input. Bahala na kayo kung saan ilalagay. It's either CD, DVD, CD, DVD, aux, or kaya tape. Bahala na kayo guys. Then, next naman yung channel 2. Ayan. Channel 2 ng high. Ito. Papunta to sa amplifier. Ayan. So, ayan o. Left and right channel. So, ito yan guys. High. So, nakakonnect ito sa ating first amplifier na para sa high. Next naman, sa mid-range naman natin. Ito naman. Sa mid natin. Ito yung sa mid. Connect natin yung RCA, tapos yung XLR pala, tapos yung kanyang dulo, kukonnect natin sa amplifier natin para sa mid natin. Okay, so ang mid natin, yung concert, kukonnect ko siya sa input. So, sa auxiliary ko siya ilagay. Next naman, yung channel 2. Ito. Mid-range, channel 2. Ayan, RCA. Tapos yung kanyang dulo sa amplifier para sa mid-range. Ayan. Sa input siya nakalagay. Okay? Sa aux. Ayan. Next naman yung ating low. So, sa low naman, XLR to XLR, male to female. Ito, sa low. Tapos yung kanyang dulo sa input ng ating amplifier para sa bass natin. Ito. Pangatlong amplifier natin yung SLX10. Sa input siya, kukonnect. Next naman, sa channel 2 naman. Ito. Kukonnect natin siya sa low ng channel 2 ng ating active crossover. Then yung kanyang dulo ito papunta sa amplifier natin para sa ating bass. Ayan. So, ito yung connection niya guys. Ayan ah. Itong dalawang to, ito ah. Ito at saka ito. Ito yung high. So, nakakonnect ito sa first amplifier natin sa tweeter sa DB audio. Next naman yung nasa gitna, yung mid. Itong dalawang to. Ayan. So, nakakonnect itong dalawang to
sa ating amplifier para sa ating mid-range. Ayan. Tapos yung pangatlo naman, ito yung low. Naka-connect naman yun para sa ating base sa Ace LX10. So, naka-separate siya guys ha. Bawat output dito, meron silang kanya-kanyang amplifier. So, ayun yung stereo 3-way na sinasabi natin. So, ito yung pinaka-basic setup. So, kung meron kayong tatlong amplifier, tapos isang active crossover, tapos equalizer. So, ito yung pinaka-best way para may connect mo sila. Okay, so, sa soundcheck natin guys, sa try natin kung working yung ating connection. So, yun guys, tatryin natin kung working ating connection. So, naka-power on na yung aking mga amplifier. And then, yung aking cellphone, naka-connect na rin via Bluetooth sa mixer. Okay? So, mag-play lang ako ng song mamaya. Tapos, to-check natin kung working ating mga amplifier. Okay, so, unahin natin yung ating bass, yung low natin. So, maglalagay lang ako ng volume. Ayan, so, hinahan ko lang guys sa pang-demo lang naman. So, naka 12 o'clock lang. Saka isang channel lang yan. Tapos kasi isang speaker lang yung ginamit ko. Okay? So, naka-play na yung song. Pinlay ko na yung song. And then, maglalagay tayo ng volume sa ating mixer. Ayan. So, kung narinig nyo guys, meron na tayong bass. So, isa lang yan. So, dyan nakakabit yung ating bass na LX10. Tapos, yung mid-range natin sa 502. Ito na sa gitna. Ito yung DB Audio naman sa Twitter naman. So, meron tayong low. Ayan. So, tanggalin nun natin sa low. Try naman natin yung mid-range natin. So, naka-play pa rin yung song, ha? Ayan. Tanggalin natin yung low. Tapos, mid-range naman tayo. Ayan. So, meron tayong mid-range. Working. Ayan. Yung cellphone ko kasi original, kaya nagpuputol-putol. Ayan. Ayan. So, meron tayong mid-range. Tanggalin natin yung mid-range. So, high naman tayo. Volume uli. Ayan. So, meron tayong tweeter. Ayan. So, ibig sabihin guys, lahat ng ito guys, working yung connection natin sa ating crossover tsaka equalizer. Then, tatry naman natin sila lahat pag sabi-sabi natin. So, naka 12 o'clock lang sila lahat. And then, nakaset na rin yung aking equalizer pati yung crossover. Check ulit yung song. Original kasi ito eh. Ayan, ulit tayo. Ayan, so naka-play na yung song. Go-volume ulit tayo. So, ayan na yung full setup guys. Meron tayong isang amplifier para sa tweeter, isang amplifier para sa mid-range, isang amplifier para sa bass natin. So, ayan yung full setup guys. So, ayan lang guys. So, basic lang yung ating connection. So, hopefully, may natutunan kayo sa tutorial na ito. So, guys, hanggang dito na lang ang video natin. Thank you sa panonood and then don't forget to like and subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Any suggestions or requests, just comment down below para sa next vlog natin again. Thank you very much po.